Diplomacy means showing of action. Your intention of politeness to one's attitude and behavior towards others, sa iba. Others, sino itong mga others? Other drivers. Other road users. Hindi naman kasi kapwa driver, hindi naman ma-encounter sa highway. Pwede yung mga bisiklet, mga bicyclist, no? Mga, ano ba to? Mga motorist, no? Mga motorist. Kasi naman yung nandun sa kalsada, no? Be courteous. Ano yung sabihin ng courteous? Ano ba yung nandito sa Tagalog ng courteous? Galangin. Ha? Courteous? Courtesy? No? Courtesy pa rin. Courteous. Ibig sabihin nito pa rin, ganun pa rin. Politeness, no? Good attitude, no? But this does not mean that you are giving the right way to anyone at any time. Sabi daw, pwede naman mabait tayo sa kalsada, pero huwag naman sobrang bait na pati yung rights mo ay binibigay mo na sa kanila. Example niyan ay, ikaw yung mas may right of way. So sobrang bait mo, lahat na lang pinapadaan mo. Ay paano yun? Nasa likod mo, ay na-stranded dahil sa'yo. So sobrang bait mo, sige lang please, sige, una lang kayo, una lang kayo. Sige lang, una lang kayo. Ay, sa likod. O paaba, taga-traffic, pinahuna mo tanan. No? Kaya ito dapat, huwag naman sobrang mabait. No? Anyone, at times you need to invoke your right of way for the other party to learn. Okay. Invoke your right of way or insist. So with other road users, to passenger, be courteous, maging mabait, maging mapagbigay, kanino? Pagbigay, kanino? Sa mga pasahero, sa ibang gumagamit ng kalsada o sasakyan, sa mga tao na tumatawid, tawag sa mga tao, pedestrians, no? Sa mga pulis natin at sa mga mob, auxiliary police, kasi hindi sila pulis, pero nagka-traffic sila. So, mga tao na gano'n, ginagalang ginatinyan. Pag gumano siya sa iyo, ay huwag ito ka. Mock ba lang doon? Iyaan mo dyan. So, respect tayo natin yan. Ha? Okay. And to other road users. Alright. What is self-discipline? Ito na yan. Nabanggit natin kanina yung mga self-discipline. Pero medyo lalima natin ang pag-iintindi, pag-unawa sa self-discipline. Self-discipline is the ability to control yourself. Control. Ma'am, may control ka ba sa sarili mo, ma'am? Pag nagagalit ka ba, kaya mo pigilan ang emosyon mo? Hindi mo kaya? Kaya mo? Oh, sige, very good. Ano pa yung ano? Ito na. Control yourself and make yourself work hard to behave in a particular way without needing anyone else to tell you what to do. So meaning self-discipline, kahit huwag ka nang sabihan, alam mo na yung kung ano yung dapat mong gawin. Example, pupunta kayo ngayon sa may Subic Bay. Parting Pampanga yun, sa parting yung American base yan doon, eh, doon, eh, no? Sa Olongapo. May mga lugar doon, pre, na kahit walang pulis, kahit walang may nagbabantay, kahit walang may nagsasabi sa'yo, basta intersection, hihinto ka talaga. Pakita mo talaga mga taga-Pampanga, mga taga-Longapo, very disciplined sila kasi pag may intersection, hihinto sila 5 segundo. Kahit walang tao, tapos didiretso. So nasanay na sila sa ganun. That is part of discipline, no? Kasi may mga hidden camera doon. Makikita ka pa rin, no? Okay, driving requires a determined level of self-control and doing the right thing upon a particular situation. Road discipline is knowing and abiding the traffic laws, rules, and regulations. Mas matindi ang disiplina mo kung ikaw ay sumusunod sa batas trafiko. Pag may sinabi na 50 max, that means huwag ka nang lumagpas sa 50 max. Ano nga ibig sabihin ng 50 maximum? Huwag kang mas mabilis pa sa 50. Naman, no? Pero wala namang tao. Kahit na. Kahit walang tao, sundin mo. Kasi may disiplina ka. Tama ba? Okay, tapos mga rules, laws, and regulations. Pag sinabing no entry, na-stress naman ng umaga eh. Puro one way mo lang sa kalibo. Ay, pasukin ko. Ay, wala namang tao dito sa no entry. Kahit walang may nasasabi, kahit walang may gabantay, sundin mo yung batas. Sabi ko, that is discipline.
That is the best example of discipline. Sinusunod mo yung prinsipyo mo na tama. Ginagawa.